Napakasaklap naman po na itong balitang ito, na itong headline na ito. Sabi dito, isang guro. Mukhang bata pa yung guro, oh. Kung ito man talaga yung picture na yan. Or ito talaga yung gurong yun. Hindi naman masyadong makita itsura. Pero yun nga, makikita mo na may mukhang bago pa lang na guro ito. Isang guro nagdesisyon na magretiro ng maaga, you see. Dahil sa hindi na kinaya ang ugali ng bagong henerasyon. Ito po, medyo mahaba yung kanyang litanya. Generation nowadays, napaka-hopeless na. Tinuturuan ko ay grade 2 dito sa probinsya. Napagod na ako maging mabait, masipag at maging mabuting tao. Kwento ko lang po. Grabe, no? Nagtuturo ako kanina and nobody listens. I am very prepared with everything. May pa-energizer, nagpapakanta ako, bumili pa ako ng projector para lang maging interesado at interactive ang lesson ko every day. At para naman di ma-left behind sila sa technology kahit mahal. Sige, binili ko para sa mga bata. Nga naman. Pero what did I get? Walang nakikinig. Walang modo kung sumagot sa akin. Dadaan-daanan ka lang, sasagot-sagutin ka lang nila. Walang disiplina. Kahit nung beginning of school year, ay nag-set ako ng rules pero walang epekto. So, nadismaya siya sa mga kabataan ngayon. Ito ba'y may katotohanan? Ito ba'y isolated case lang? Sabi pa niya, alam niyo po mga bata ngayon, di na madaan sa positive discipline. Napakamalamanay ko na sa klase as much as possible. Ayoko nagagalit kasi ayokong ma-stress. Pero napapansin ko ngayon, kahit idaan mo sa mabuting paraan, di magiging behave ang mga bata. Pero pag sinagad na nila, pasensya mo at nagalit ka na, yun nga, saka na sila magrereklamo sa o magsusumbong sa magulang, di ba? Hindi naman to bago. Siguro matagal na tong nangyayari. Okay. Para muna sa guro, sa tingin ko, yung sinasabi niya kasi nag-set naman daw siya ng standard. Sa tingin ko, nakilala grade 2 to eh. Sa tingin ko, nakilala yung guro bilang talagang mahinahon, pasensyoso. Hindi nagagalit. Okay? Hindi disciplinarian. So siguro yun ay nakita ng mga estudyante una pa lang. Kaya ayun, sinamantala ng mga kabataan. Ganun naman, nag-take advantage ang mga kabataan sa mga guro halimbawa na sa tingin nila ay kaya nila. So bilang guro, siguro bago mapasukin yan, alam mo yung authority mo bilang isang guro. Dapat na-instill mo sa sarili mo na may authority ako over anyone else in the classroom. Dahil ako yung guro. At yung authority na yun minsan, hindi naman ibig sabihin no na superior ka na talaga sa kanila. Ang ibig lang sabihin nun, pwede mo silang i-guide doon sa pagiging authoritarian mo. Pwede mo silang mapatino in a way na hindi ka sana lalagpas sa sobra-sobrang pagdisiplina. Merong limitasyon lahat yan eh. So siguro nasagad na rin talaga itong guru na ito. Pero ang nakikita ko, una pa lang, nahirapan na siya. Sobrang bait siguro na itong gurong ito. Minsan bilang isang guro, kakalimutan mo na meron kang kakilalang bata dyan. Kakalimutan mo na ito'y anak ni ganire na kakilala mo. Ganun dapat. So anyway, ito ang napakalaking problema po ngayon. Hindi lang po yung, or ito po ang naging bunga or dahilan pala, kaya napakababa rin ang kalidad ng edukasyon natin. Yung ating mga estudyante po ay kulang sa disiplina. Pag-disciplined ang mga bata, lahat yan ay susunod. Yung pagpursige nila sa pag-aaral, okay, yung pagiging competitive nila ay lalabas natural. Pag ganun ang sinimulang sistema. Pero ang nakikita natin, totoo naman kahit saan,
lalo na po sa Metro Manila. Sa ibang lugar ito. Pero yun nga, sa probinsya ito, mas hindi or mas nakakagulat to. Dahil alam nyo, dito sa probinsya, yun nga, magkakakilala lahat. Kilala mo yung nanay ni ganito, na estudyante mo halimbawa. So, mas medyo mahihiya, mas medyo matatakot yung estudyante. Dahil isusumbong kita sa magulang mo, kilala ko magulang mo, eto ang, di ba? Pero sa Metro Manila, alam natin na hindi mo kayang sakupin ang lahat ng estudyante dahil sa dami. Sa probinsya, konti lang eh, ang estudyante. At magkakakilala nga yung mga yan. So, nakakagulat na sa probinsya pala ito, etong sitwasyong ito. So, you see, ang laki ng problema ng education system natin. At totoong nakalimutan yung disiplina ng mga bata. Disiplina sa kanilang pag-aaral. Bakit? Siguro rin may pagkakamali dito ang mga magulang. Diba? Pero sabi nga ng mga netizens, abay, ang nakikitang inaayos or ang nakikita na itong DepEd Secretary ngayon na problema ko, no, ay yung physical na katayuan ng mga classrooms, yung mga kalat, diba? Yung mga safety ko na ng mga bata, dapat safe sa kung anumang intruder o kung anumang mga makakaliwang grupo, hindi niya nakita na pag may disiplina ang mga kabataan, hinding-hindi rin yan madadala. Nung sinasabi niyang threat, yung sinasabi niyang tukso ng mga kung sino mang grupo, halimbawa, di ba? Anyway, malaking hamon to ah. Malaking hamon. Uulitin ko, ito yung pinakadahilan kaya lalong bumaba rin ang kalidad ng edukasyon. Sa tingin ko rin, yung kalidad ng pagtuturo ay hindi rin mamimit ng ganitong klaseng, ng ganitong guro na medyo madaling madala. Okay? So good luck sa ating DepEd Secretary at sa lahat ng kaguruan.